welcome back to Fun Fun Chang, Annie! Imagine mo, dalawang taon na tayo at dumadami pa tayo ng dumadami. Maraming salamat po sa inyo. O ito ang ating episode for today. Isa pong kaibigan na masasabi ko talagang yung kantang Through the Years. Siya na po talaga yan dahil napakadami na namin pinagsamahan in good and in bad times. Napakarami na rin namin shows na pinagsamahan together. And as requested ng marami po sa inyo, eto na, the Roderick Paulate. Hey, hey, hey! Welcome to Fun Fun Chang Ami! Pwede kuya ti? Be inspired, be bonkers, be fun fun Chang A all day, every day. Si Roderick Paulate, gusto ko nang pumbatiin ng happy, happy anniversary sa lahat ng mga tumatangkilik at laging nanonood sa Fun Fun Chang Ami. Malaking utang na loob po namin sa iyo dahil nagagawa namin yung mga birthday shows. Siyempre, hindi lang ako, kundi lalong-lalo na ang ating Chang Amay. Kaya sana po, huwag kayong maalis yan at madagdagan pa ang kanyang mga viewers. Kasi mga hindi po nakakaalam sa mga millennials, si Roderick Paulate po ay child star. Mahiyain po at pagkamarami po ang tao, ayaw po niya. As much as possible, pagpupunta po kami sa isang restaurant, gusto niya kaming dalawa lang. Eh paano? May ibang tao. Child star kayo, may sayad. No? Sayad, hindi sayad yun. Hindi, di talaga po siya na-expose noong araw talaga, di ba? At mind you, ha, mga ka-fan-fan siya, Ami, ako lang po ang nakapagpapunta kay Roderick Paulate sa mall. Actually, ah, first time ko lang ginawa to. Ang inintroduce ko pa sa kanyang unang mall noon ay ang podium. Nung after mo ma-introduce sa akin, yung bumabalik doon, yun lang pala nag-start yun, ano? Nung unang bukas ang MRT sa EDSA, nagpustahan tayo. Sabi mo sa akin, Amay, makakasakay ka ba sa MRT? I'm sure hindi. Kasi ako hindi. Diba? Sabi mo? O di, ang ginawa ko, after natin mag-MTB, nagtanggal ako ng makeup, nagsombrero ko, nagtanggal ako ng hikaw, lahat, relos, ganyan, simpleng t-shirt at saka pantalon lang. Naalala mo nung tumawag ko sa'yo, Kuya Dick, nasa MRT ako. Sabi mo, oh, totoo, nakasakay ka sa MRT? Oo, Kuya Dick. Parang ikaw nga unang gumawa nun eh. Di ba may mga sumunod na sumasakay na daw sila? Nagawa ko yun on my own. On my own. At saka alam mo, hindi ko makakalimutan nung nasa Cebu tayo. Ito talaga sobrang nakakatawa. Bawal po ang maliit na eroplano. Hindi po siya sumasakay sa maliit na eroplano dahil siya po ay matatakutin. Kahit po siya ay maliit, gusto niya malaking eroplano. Ayoko, ha? Bakit, May? Maliit na eroplano, nakakatakot yan. Kasi pag nabrainwash pa siya sa akin, ganito. Ang eroplanong maliit, pag bumagsak, ganito-ganito. Pag malaki, at least. Ano ba nagkaiba, Kuya Dick? Eh, pag bumagsak tayo, ganun din. Kung sasabog. Ganyan, di ba? Ang gusto po ni Roderick Paulate, malaking eroplano. May lagi siyang kasama na binoblow out na kapatid po niya or pamangkin. Ganyan ka-giving at ka-loving si Kuya Dick sa kanyang mga kapamilya, sa mga kapatid niya. So ako naman lagi nagtitipid, so wala akong kasamang kamag-anak, so nakikikamag-anak ako sa kanila. Meron tayo yata ano nun eh, ASAP and MTB sa Cebu, may launch. So ginigising ako ni Ate Stella. Kumakato, bukas ko ng pinto. Yes, Ate! Ginigising ako para gisingin si Roderick Paulate. Pagpasok sa kwarto, sabi ni Ate Stella sa akin, oh, bakit dyan ka lang sa pinto? Siyempre, dito lang tayo muna sa pinto. Kaunti-unti lang ang lapit, Ate Stella. Ganyan ang pagkakakilala ko kay Roderick Paulate. Kasi baka mamaya, mabato tayo ng unan. Inaantok pa siya. Naalala ko kasi buhay na buhay pa. Yung Cebu na yan eh. Uh-oh. Alam mo, tandang-tanda ko, Kuya Dick, nakadapa ka noon. Tapos nandun yung una na kayakap kang gano'n. Kuya Dick. Roderick Paulate! It's me, Amay. May. Halika na, mag-work na tayo. Gising ka na. May coffee? O, talaga, Ate Stella, yung coffee. O, may coffee na. Ready na, Kuya Dick. O, di ba? Isa rin yan sa mga very thankful ako dahil si Roderick Paulate ang nakasama ko. Out of town and out of the country shows natin. Ang dami nun. Sobrang daming good memories. Isa pang hindi ko makakalimutan ay yung nag-Hawaii tayo. Na hinahanap mo ko. Pag kinukwento ko to kay Carlo, tawang-tawa siya. Sabi ko, babe, can you imagine? Yung tumawag pa siya sa cellphone, nasa Hawaii siya, bumato sa Maynila, tapos ibinalik ng Maynila papuntang Hawaii, nandun lang ako sa baba. Naglalaba na sa laundry. Naglalaba ka eh, nahanap na kita. Tapos pagbaba mo, tinatakot mo pa ako habang kausap mo ko na madilim yung lugar. Nakakatawa ka. Wait, bakit mo nga wala siya? Yung pala oras na ng paglalaba mo yun. So ginawa ko, yun nga lang, hindi ko na naisip na babato mo na ng Maynila.
Tapos, sasagutin mo dito. Tapos, nakikita na kita sa laundry. Kausap pa kita. Hindi ko alam, sasayang pala ako ng na umabot yung bill natin. Magkano? Parang dinugo ako ng kapanahon. Exciting pa kasi noon eh. No? Pag nakakapag, kahit ang abroad ka eh, nakakatawag ka. Parang bago-bago pa yun eh. No? Ang gamit ko noon yung pangkaskas ng ano. Yung microtac. Pangkaskas ng yelo. Ako naman yung LA Motorola na malaki na gano'n, na gray. Na pag ginamit mo, ganyan kalaki na kagano'n sa tenga mo, diba? Inaalala mo nung kumain tayo, tapos napupupo na tayong dalawa, tapos tumatakbo tayo papuntang elevator, tapos akala ng mga tao, nagbibiro tayo, eh talaga namang napupupo at nawiwiwi na tayo. Tapos sabi nila, hindi, magpapapicture po. Tapos sabi natin, di ba, oo, magbabanyo lang po kami. Pero bababa kami. Pero bumaba tayo, di ba, Kuya Dick? Tapos nagpapicture tayo. Tapos ang dami natin kahon-kahon na makadengenas. No? Tayo naman, di ba, kaya ang dami nagpapasalubog. Kahit punta tayo ng Guam, punta tayo ng Amerika. Ang dami nagpapasalubog na hindi na natin madala lahat. Masaya, Hawaii, Hong Kong, Los Angeles. Nung nasa Japan tayo. Sa Japan, masaya yun. Ayong mga pangyayari. Wala tayong ganito. Tatukin mo yung kwarto ni Amay, meron niyang dalang ganyan. Meron ako. You can see na nagkaka-enjoyan tayo, masaya tayo. Pati yung mga staff, di ba? Parang ang sarap ng MTV na experience. Yung mga nag-aaway pa. Nag-aaway ba yun? Huwag na natin isali yun. The next day, di ba gumising ako, naka-shades akong ganyan, dark na dark, sabi mo sa akin, oh my, ano nangyari? Bakit naka-shades ka aga-aga? Pwede hindi ako nakatulog kasi yung mga kasama ko nag-aaway. Kilos mo, good morning. Pero yung hilo-hilo, yung panawala kang tulog, nakakatuwa. Parang pamilya na tayo, parang yung mga away, laging nandudong ka. Hindi ko alam, bakit? Parang bago ko pa nagawa yung show sa TV5, ganun na talaga ako in real life. Bakit sa akin ka parang galit? Pinanonood kita doon. Bakit ko pinanonood? Kasi yun yung expertise mo. Yung nag-aayos, inaayos ang tao. Sabi ko, ay, amay na amay. Tumpak ang pagkakakuha ng show. Sabi ko, kahit saan dalahin. Kaya sa fire exit, o kung sa hallway. Oh, ano, kuha mo? Di ba? Pero, nung dumating yung manager, eto na, English speaking na ako, di ba? So, hi, I'm really sorry. But I'll try to talk to them and maybe ask them to go down and maybe fight somewhere else. Yeah, okay, thank you. Bye! Eh, yung, I'm sorry, ma'am, but the other rooms are complaining. Nice ko pa, nagkagulo-gulo din naman. Parang doon na nagsimula talaga yung Chang image mo eh, no? Oo. Pero yung tawagan na Chang Ami, parang apo pa yun. Naalala mo sila Glenda noon. Pero there was a time tinatawag din nila ako ng Mamang, di ba? Mamang sa ano? Kalariko. Hilarico, oo. May mga kaiba-iba silang mga ano, mga kaganapan din sa buhay ng mga panahon na yun, di ba? O biro mo, ikaw ang Mamang nila? Di ba? Eh, tatlong ugali. Di ba? Sabi nila, mas makikilala mo daw yung kaibigan mo kapag nag-travel kayo abroad. Totoo yun. Ang laging tinatanong ng mga tao pa nun, kayo ba ni Kuya Dick? Sabi, baka mabugan mo yung kape. Tinatanong ako. Tinatanong din. Oo. Na to the point na, si Mamang ba tinanong ka nun dati? Si Mamang naman kasi kapag medyo okay sa kanya, di ba, walang ginawa yun. Hindi, amay. Hindi naman nila sinasabing girlfriend mo ba siya o jowa. Wala naman. Pero, how's Annie? Yung mga ganun sila. Pag pumupunta ako sa Amerika, nung time ng MTV na natin, talagang nahanap ka nila sa akin. Automatic yan. We were also there for each other during the moments na talagang malungkot tayo or may pinagdadaanan tayo, di ba? Pag merong mga krisis sa pamilya. Hindi naman pwedeng magiging close kayo pagkakakilala kayo ng kaibigan. Sa mga masasayang bagay lang. Mas makikita mo yung pagdamay. Ayan, si Amay, maraming damay sa akin. Kaya nga, minsan pag-iisipan mo na, eh, kasi nga, ginagawa lang yun ng girlfriend, eh, di ba? Hanggang sa pamilya. Di ba? Sa totoo lang. Oo. Pero along the way, yung mga malulungkot at mahihirap. Like, mami ko, nagkasakit. Alam ni Amay na yun ang iniiyak ko na natatakot ako. Naalala mo pa na naging coordinator ako ng funeral. Tapos may singer. Tapos yung singer, hindi mo maalala kung maiiyak ka ba o matatawa. Parang gusto mong tanungin sa akin nun, May, sa mo kinuha yan? Lord, patience! Lord, bigyan mo ko ng pasensya. Umiiyak ka, di ba? May pinagdadaanan ka. So sabi ko, please, wag nyo nang istorbohin si Kuya Dick. Lahat ng mga tatanungin, sa akin yung natanungin. Kasi yung mga kapatid din, syempre, hindi makakapag-decide. Lahat ng mga friends natin, pinasabi nila,
ikaw ang punong abala. Mula doon, di ba, hanggang bahay ko, may preparation. O di ba, misis ka, misis ang dating. Siyempre, di ba, meron kang pinagdadaanan. Kung hindi man ako makakontribute ng million-million, at least yung love and yung time na nawala na sa'yo yung pag-iisip kung ano yung dapat gawin, ano yung ganito, di ba? Kasi pag kinakausap mo ako noon, bahala ka na. Oo, ganyan lang yung mukha mo. Umabot na siya dun sa level na higit sa lovers, pero hindi tayo lovers. Pero friends tayo, dahil nakita mo na kasi yung pinaka-part ng buhay ko that I was really down. Nung time na naghiwalay ako sa asawa ko, you were there for me. Nung ikaw din, may... Naghiwalay din ako? Hindi! Meron din, pero hindi ko pwede ikwento kung sino. Kaya gumaganyan ka, di ba? Kaya talagang ako, very thankful ako noon talagang gumagano ka pa sa akin. Iniyak mo na yung kagabi. Okay na, umiyak na tayo, di ba? O, tapos na. Pag nag-uusap tayo, ang laging complaint ko sa'yo, na ano ka, kasi you always give your all. Tayo magkaibigan, pero hindi naman pwedeng purihan ng purihan. Kaya ako naiinis, kasi kaibigan kita, tapos alam ko, nasasaktan ka because you've been very true and you gave your all. Tira-tira naman ng konti sa sarili. Tira-tira naman ng konti sa sarili. Hindi ako nasaktan. Yan ang matagal mo nang itinuturo sa akin. Alam ko naman. Pero pag iniisip ko rin yun, pag may mga ano nag-iipan, ang hirap yatang turuan si Hama. Kasi selfish. Kasi she's not that. Ano mo ituturo sa kaibigan mo? Maging selfish ka. Love yourself. Kung nadadown ka na, nagkalit ako sa'yo. Pero ayoko lang kasi yung hindi nare-reciprocate. Parang, wag na nga ako na nga lang asikasuhin mo. Wag nang pinag-aasikasuhin. Gusto ko nang gumanon eh. Diba? Ako na lang, ako na iwati ito, parang gano'n. Kaya nga sabi kong bait ni Lord. Kasi ganun talaga, no? You have to go through that. Pag ready ka na, bibigay na ni Lord sa'yo. Yan na nga si Kylo. Dati kasi malabo na yung mata ko, bingi pa ako. So ngayon, medyo luminaw na ng konti. Yung pandinig ko, medyo lumiwanag na din. Narinig ko na yung sinasabi mo, tsaka yung sinabi ni Lord. Kami na siya. Ako at ikaw din, may mga moments akong nakita sa buhay mo na hindi naman nakita ng iba, pero ako na witness ko and I was there and you were there for me. So kaya tuloy lahat sila tinatanong, kaya ba? Sabi ko hindi, kasi umabot na kami sa punto, hinga lang o tingin lang, alam ko na hindi okay si Kuya D. Even sa taking natin, di ba? Ikasamahan tayo na hindi nila alam kung ano ba talaga. Alam mo na ikaw yung tinatanong nila na kapos si Kuya D, sino pang mag-date? Pwede na ba sila mag-date? Kaya ako naman, natawang-tawa din naman kasi pag maganda man ang mood ko, lahat naman, wala naman din akong masasabi sa tao, hindi ba? Kumbaga, sabi nga nila si Kuya Dick, ito lang, pero love naman nila. Love na love ka nila, sobra. Puro din nakikita rin nila na yung totoo naman nating pagkatao, yung core natin, yes, totoo at maganda. Share na tayo. Pag may kulang sa gamit ko, nagdadang ka. Pag meron akong kulang na ganito, ako na bahala ko yan. Pamilya na eh, di ba? Iisipin nila, ganun tayo kasi nasa isang room tayo. Bukod doon, ikaw din, pag may mga pinapahanap ka sa akin, mga decoration sa bahay, ikaw lang ang kaibigan ko na tumatawag sa akin ng 2 o'clock ng... para tanungin, Ami, saan ba nabibili yung dalawang tiger na gano'n, ganito? Ako pa yun, ha, Kuya Dick? Ande, tsaka yung hinahanap mo na ano? Nakakakuha ng sofa bed o day bed. Oo. Basta marami akong natutunan sa'yo, alam mo yan, kahit sa pag-aalahas. Alahas! Kung meron kang isang advice na pwedeng ibigay sa mga viewers natin ngayon, when it comes to friendship, ano yung talagang dapat na i-value nila at panghawakan para tumagal yung relationship nila ng ganito katagal parang sa atin? Bakit siguro, pag totoong kaibigan ang gusto mo, I think you also have to give allowance. Pag nakikipagkaibigan ako, di ba meron akong ugali, di ba? Pag madali akong ma-turn off, yung... Alam mo, parang hindi pwede maging friend material. I may be wrong, pero this is me. Ganito ako na may kinalakihan ako, just for respeto, very totoo ka sa sinasabi mo. Sinasabi ko yun dahil ako yun. Pero hindi pala pwedeng lagi akong ganito. Pagkakaibigan, you should give allowance. You always have to consider the fact that we are two individuals, two different people. Ibang kinalakihan ko, ibang kinalakihan mo. Parang mag-asawa din. Kung gusto mo siya talagang maging kaibigan, somehow pala kailangan mo rin mag-adjust. Kasi may ugali ako before ng bata-bata pa lang. Ayun, iyoko siya. Natatakot ako. Ibig sabihin, parang, di ba, baba o parang... Na-miss ko yung mukha mo na yan, Kuya D. Bata ako gano'n ako eh. Ay, hindi siya mabait. Isa, may ganyan kang mukha sa akin eh. Yung pag nakatingin ka sa akin, yung, May, explain mo nga sa akin. Ba't gano'n siya? Kasi ako ang mga hindi maganda sa akin, at yung sinasabi, ang hindi maganda sa akin, pag na-negative na ako, parang noon ha, parang ayoko na kagad, hindi rin ni mamang kaan.
para wag lumaki ang ulo ko, di ba? Lagi sinasabi ni mama na, oo, baka feeling mo, gwapo ka. Hindi ka gwapo, ha? Galing ka lang. Kaya gwapo, masyadong mayabang. Nung hindi po ako nag-gayaba, hindi. Pinapaalalahanan lang kita, Nunoy. Baka akala mo, nag-gayabang ka, baka akala mo, matangos ang ilong mo. Hindi. Kaya si mamang mag-down boy eh. Ngayon, natututo kapag tumatanda sa friendship, dapat alamin mo rin. Ang maganda sa friendship sa atin, sinasabi ko, nasasabi ko yung amay, sobra ka na. Yun palang maganda, hindi lahat puri. Parang nagmamarunong naman nakakasakit ng damdamin. Kasi ako, bago ako mag-advise, inaalam ko rin na huwag makasakit, no? Kasi pag nasakit, may tendency, di ba? May tendency sa lahat. Ops, I'm being attacked. Yun ang masama. Nag-aalaga, nag-aalaga. Tapos, ang akin, pag okay kayo at nakita mo naman na kahit nagbibigay ka ng alaw, masarap i-maintain. So, advice ko, meron kung tingin mo hindi. Huwag mo na. Aba, hindi po pwede ang ginagawa niyo sa akin. Huwag na po. Kasi gusto ko yung mukha mo na, huwag na. Parang nakikita ko yung mga panahon na pag kinakausap mo ako noon, amay, wag na. Nag-iinerte at di ba, parang hindi alam mo namang hindi ko totoo, I spend time, magtama na, wag na amay. Kasi yun ay makikita mo eh, putting up a front. Totoo. Ang maganda kasi kay amay, kaya hindi mo talaga siya, ano eh, sasabihin niya talaga sa iyo eh. Saka mahalata eh, nung pagkaibigan mo, hindi ko mamahalata kung malungkot ka o parang gano'n. Lalaki pa nga, meron pang ano. May wall hindi pa. Hindi mo pa sasabihin, kaya di, ang mata mo. Kung hindi mo pa bubuksan, di ba? Hindi kasi ganito. And I think, na-test tayo, hindi lang sa mga magagandang bagay at saya. Kaya tayo naging maganda ang pagsasama. Kasi, nagdaan tayo sa malungkot. Kaya kaya natin at alam natin kung paano maging masaya. Kasi actually, may mga marami tayong friends, pero I'll be honest, isa ka sa friend ko na mas nakakausap ko at naman yata kayo mas nakakausap ko ngayon. Imagine. Thanks, Kuya D. Tamay, thank you for inviting me. It's an honor and pleasure. Yung mga viewers mo lang, salamat po sa pagtangkilik niyo kay Amay. Sana po lagi niyo siyang sasamahan. Kasi ginagawa niya rin ito para naman kapatayad mo kayo. Maganda nga po ito kasi inaabot ang lahat ang lugar. For the right channel, YouTube channel. Mabuting tao po yan. Wherever you are, use your mask. Amay, I love you so much. I love you. At alam mo yan, kung ano man ang magiging next journey mo, I will always be here to love and to support you all the way. Pero isa sa wish ko, isa sa mga wishes ko, to work with you again. Ako din, ang prayer ko. Comedy or hosting job, sana magkasama tayo. It's really yan din wonderful. Oo naman. Ako din, I miss working with you. I love you. Congratulations. And happy anniversary. Sana umabot pa ng 50 years. Ay, thank you, Kuya D. Kahit mga 55 pa. I love you. Thank you. Happy anniversary. Enjoy. Bless you. Bye-bye. Again, Kuya Dick, maraming salamat. I love you. Thank you sa napakaraming bagay na natutunan ko sa'yo. Sa buhay, sa pakikipagkapwa-tao, sa trabaho, sa lahat talaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Grabe. At sabihin niyo pa sa mga kapamilya niyo, mga kapatid, at mga kamag-anak ang tungkol sa Fun Fun Chang Ami. Happy anniversary to us all. And always remember, be inspired, be bongles, be Fun Fun Chang A. All day, every day. Bye!